Matunog na matunog ngayon ang usapan tungkol dun sa last will and testament mga kapatid ni President Ferdinand Marcos Sr. mga tol. At ngayon na eto na ang susunod nating presidente ang kanyang anak, nag-iisang anak na lalaki na si Bongbong Marcos o Ferdinand Marcos Jr. Matutupad niya kaya ang last will and testament ng kanyang ama. So ang title nito ay ang sikretong pilit na itinatago, ibinigay sa anak ang pamana para sa taong bayan. Yan, no? So ang video na to ay naka-upload sa iyong araw. Ilalagay ko ang link sa ibaba at syempre huwag natin kakalimutan, bisitahin kanyang channel para mapanood nyo to nang walang nagre-react. At the same time, pwede tayo mag-subscribe sa kanya mga kapatid. Pero sa mga bagong bisita lamang dito sa akin channel at ngayon pa lamang ako napapanood at sana nagustuhan nyo, huwag ninyong kakalimutan na mag-subscribe mga kapatid. Click nyo na rin ang notification bell para ma-update kayo kapag nagagawa tayo ng mga ganitong klaseng reaction video. So huwag na natin patagalin to. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na panoorin na natin to. Last Will and Testament. Ito ay isang dokumentong naglalaman ng isang panukala ng isang taong na mayapa na. At kadalasa'y naglalaman ng mga testamento ng mga pamana na ang kadalasang beneficiary ay ang mga anak. Yung last will and testament, kadalasan yan ay nagkakaroon ng mga mayayaman na mayroong mga pamana, di ba? Kasi pag walang ganyan, di ba, nag-aaway-away yung mga anak kung kanino tong ari-arian na to, kanino tong ganito, kanino yung ganyan, di ba? Kaya mahalaga para doon sa isang magulang na talagang naghanda ng kanyang ipapamana, eto, yung last will and testament. Pero ano nga ba yung last will and testament ni Pangulong Ferdinand Marcos? At eto nga ba yung talaga yung maugong na usap-usapan na ang tawag doon, wealth for humanity, kung ika nga, no? Ngunit sa pagkakataong ito, may isang pamana na ang beneficiary ay ang sambayan ng Pilipino. At ipinapaabot lamang ito sa anak para maibigay ito sa totoong beneficiary, hindi lamang sa sambayan ng Pilipino, kundi sa buong mundo. Ating pag-usapan ang isang pambihirang last will and testament para sa sangkatauhan. Nag-file ng kandidasi ang noong dating unang ginang Imelda Romualdez Marcos sa tanggapan ng Commission on Election para ipanukala ang last will and testament ng dating Pangulong Ferdinand Edrelin Marcos na kung siya ay papalaring manalo bilang Pangulo ay mabibigyan ng kapangyarihan ang 50 years na time deposit ng mga gintong pagmamayari ng dating Pangulo na sa halaga nito ay aabot ng trilyones na napakaraming zero dolyares na mag-expire sa taong year 2000 mula 1950. Nagdiwang ang karamihan ng mamamayang Pilipino, lalong-lalo na ang mga diehard Marcos supporters na naniniwala sa panukala ng dating unang ginang. Ngunit ilang mga araw lamang bago ang araw ng eleksyon ay nag-withdraw ang dating unang ginang sa pagka-presidente dahil daw sa banta ng kabilang grupo na pag ipinagpatuloy niya ang pagtakbo ay dadanak ng maraming dugo. December 22, 1998. Nga tala, tayo ay nagre-react lamang at hindi ko pinatototohanan at hindi ko pinasisinungalingan yung mga impormasyon na ating naririnig. Dahil pare-pareho tayong, alam mo yan, kumukuha pa lang ang info. So pwede nyong i-comment sa baba kung totoo o hindi. Bahala kayo kung gusto nyo maniwala, bahala kayo kung ayaw nyo maniwala. So tuloy natin to. Ginisa ng mga senador. Nung ganun ba kayaman ng Pilipinas nung hindi pa nagiging presidente si Marcos? Ganun ba kayaman ng Pilipinas na halos parang pinakamayaman sa buong mundo? Diba? Minsan napapaisip akong ganun eh. Yung mga sinasabi nilang nakaw ng pamilya Marcos na may ganun kalaking halaga na tipong pang buong mundo nga yung tipong pwedeng ipamahagi. No? Ganun ba kayaman ng Pilipinas dati nung hindi pa siya nagiging presidente? Doon sa hinihiling niya. No? Kasi para naman daw sa Pilipino eh. Diba yung last will and testament, hindi ko alam ba't hindi pinagbigyan, pero para naman sa igagiginhawa ng mga Pilipino, diba?
Ngunit sa kaparehong tugon, ang administrasyon ng dating Cory Aquino at ng dating Pangulong Fidel B. Ramos ay hindi nila inaprubahan ang tulong na hiniling ng unang ginang. Bakit? Upang ma-distribute sana sa mamamayang Pilipino ang benepisyo ng mga kayamanang iniwan ng dating Pangulong Marcos. Bakit? Na sinasabi ng mga ibang concerned analyst na kung tumulong lang sana ang administrasyon ni Cory o ni Ramos na ipamahagi ang wealth for the humanity ng dating Pangulong Ferdinand Marcos ay hindi makakaranas ang nakararami nating kababayan sa problema ng kahirapan. Kaya naman, ang ginawa ng dating ginang ay humingi ito ng suporta sa dating Pangulong Erap Ejercito Estrada. Ngunit hindi rin ito nangyari dahil pinababa sa pwesto ang dating Pangulong Erap Estrada sa posisyon dahil sa isinigawang People Power 2 at sinentensyahan si Erap ng plunder ngunit nabigyan ng pardon noong 2007 ng dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Dumaan na ang napakaraming presidente at nawala sa pag-iisip ng mga mamayang Pilipino ang last will and testament ng dating Pangulong Ferdinand Marcos. Ngunit ang dating ginang Imelda Marcos at sa buong pamilya ng Marcos nais nilang ipabatid ang panukala ng kanilang ama para sa taong bayan. May isa na lang na paraan para maibahagi ang kayamanan ng dating Pangulong Marcos. Ito ang patakbuhin sa pinakamataas na ehekutibo, ang anak na si Ferdinand Pongpong Marcos Yun Jr. Na. My mother wanted me to run since I was 8 years old, so that's a given. She's the one going around and telling everyone that, oh, you must help my son like this and like that. There was pressure for him to run for president. His father was president when he was 47 years old. Pongpong is past 50. But thinking it over, we all decided that it would be best to go vice president and then, if God willing, the presidency. At naungkat ang panukalang iyan sa ating panahon ngayon sa pamamagitan ng anak ng dating Pangulong Marcos na si Senador Bongbong Marcos na tumatakbo ngayong Pangulo ng Bansa. At kung papalarin, ay magbibigay daw ito ng daan para sa kaunlaran ng bansa at mahahayag ang kayamanang pilit isinasantabi ng mga ilang mga makapangyarihang mga tao sa Pilipinas. Ito na kaya ang simula ng pagbabago ng ating bansa? Ang tanong, no, may isasagawa kaya? Hindi natin alam, mga kapatid, kapag hindi pa naman kasi umuupo. Pero kapag umupo siya, meron ng 6 na taon. Sa tanong, may isasakatuparan kaya yung last will and testament na yun? At ano nga ba talaga yung nakapaloob dun sa last will and testament na yun? Ngunit may isang pangako ng isang ama na ipinanukala rin sa buong sanlibutan sa pamamagitan ng kanyang anak. Ito ang panukala ng ating amang nasa langit, ang Diyos, at ang kanyang anak na si Jesus. Ang panukala ay ang pagpapamana ng langit na bayan at ang buhay na walang hanggan. 1:14 verse 1-3. Huwag mabalisa ang inyong mga puso. Nananampalataya kayo sa Diyos. Manampalataya rin kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tirahan. Kung hindi gayon ay sinabi ko sana sa inyo, ako ay paroroon upang maghanda ng dako para sa inyo. Kapag ako ay pumaroon at makapaghanda ng dako para sa inyo, ako ay muling babalik. Kayo ay aking tatanggapin sa aking sarili upang kung saan ako naroon ay dumoon din kayo. Oh. Kaibigan, ang pangako ng Diyos ay buhay na walang hanggan at ang kagustuhan niyang manirahan ka kasama niya sa langit na bayan dahil ang lahat ng tumanggap at sumasampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sila nga ay naging mga anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawan ng tao, kundi ang pagiging anak nila ay dahil sa kalooban ng Diyos. Kaibigan, lumapit na tayo kay Jesucristo at ibibigay niya ang higit pa sa mga kayamanang kayang ibigay ng mundo.
Alright, mga kapatid, no, yan na napakinggan natin, no, last will and testament ng Ferdinand Marcos. Ano kaya nakalagay doon, no? At maisasagawa kaya yan ng kanyang anak na presumptive President of the Philippines, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ano sa tingin nyo? May gagawa niya kaya o hindi? O tulad din ng ibang presidente na hindi na isakatuparan yung last will and testament na yan. So comment ninyo sa baba kung ano ang inyong opinion, kung ano ang inyong palagay, no? Walang tama, walang mali, nasa sa inyo yan. Comment ninyo sa baba at babasahin natin yan sa susunod nating video. So bago tayo magtapos, babasahin ulit natin ang inyong mga naging komento dito sa last video natin, mga kapatid, no? Dito sa ang lihim ng 500 peso bill. So dito tayo ngayon mga kukuha ng komento at at the same time syempre shoutout natin yan. Shoutout kay Rowald Sebastian. Si Marcos ang tunay na bayani dahil siya ang tunay na nagtanggol sa ating lupang sinilangan. Di ba man siya president, naging sundalo siya, mga tol, no? Ernesto Anzotique Jr. Tuloy mo lang ganyan, Lodge. Dami kong natututunan sa'yo. Salamat sa'yo, Ernesto Anzotique Jr. Yan. Shoutout sa'yo. Shoutout din kay Erlinda Calderon. Totoo yan, brother. Senior citizen na ako. Watching from Bahrain. Yan. Salamat po, ma'am. Erlinda Calderon. Yan. Watching from Bahrain. Shoutout po. At shoutout din kay Ederson Ramirez. Galing magtago ng mga totoong pangyayari ang mga galit kay Marcos. Kung totoo man mga lumalabas ngayong mga ganyan video, pa-shoutout idol asawa ko, Joan Ramirez, and mga kids ko, Shamel, Jared, Janine Irish. Salamat idol yan. Salamat kapatid Ederson Ramirez. At shoutout sa iyong mag-iina, yan. Joan Ramirez, Shamel, Jared, Janine Irish. Yan. Salamat sa inyong lahat. At shoutout din kay Merly Tabil. Tama, maganda, maginhawa ang pamumuhay, mura ang bilihin, malinis ang paligid at takot ang tao kaya walang pakalat-kalat maliban sa mga nanggugulo. 1972, 12 na ako kaya may alam na ako noon, sabi niyang ganon. So shoutout din kay Lyrics TV 2016-2022. Hanggang dumating pa ang mahabang panahon kahit magkaapo na ako, hindi na nila mauuto ang mga Pilipino. Simula na upo si President Tatay Digong, unti-unti nang namulat ang mga tao sa Pilipinas. Alright, so Ani Glorioso, maaring totoo at naniniwala ako na may matutuklasan pa tayong inilihim sa atin ni Cory Aquino. Yun naman ang sinabi ni Ani Glorioso. Yan. Sabi naman ni Regino Cordova, kapatid, gawan mo nga ng reaction kung bakit nakasimangot or galit mga newscaster ng GMA nang manalo si BBM as president. Simple lang ang sagot dyan, di na natin kailangan gawa ng reaction, di ba? Kapag halimbawa, meron kang inaasahang bagay at hindi nangyari, hindi, nasisimangot ka talaga, di ba? So yun lang yun. At kung totoo na yung 1/3 ng ownership ng GMA ay contested by Lucio Tan and Aimee Marcos, salamat kapatid. Yan, pwede pa natin gawa ng reaction yun. Yan. LM Ados, grabe, pati pera ay tinago nila sa mamamayan. Panahon na yan, talagang bagsak ang Pilipinas. At shoutout din kay Gerald Pereira. Tama ba? Pereira. Grabe, nababalot ng lihim ang ating bansa noon at ngayon. Iisang strategy ang ginagawa ng mga kumakalaban sa gobyerno. Kawawa ang mga taong nahuuto nila at nadadamay sa mga maling ipinaglalaban. Aurora Hernandez, truthness po. Maayos naman noong martial law. Sana bumalik na ang magandang buhay ng mga Pilipino. Shoutout din kay Sandy Pupos. Tama ka kapatid, dinago talaga yan ng mga dilawan. Palitan na yan kapatid, Asian dollar na dapat. Shout naman dyan idol, lagi ako nanonood yan. Shoutout kay Sandy Pupos. Shoutout din kay Batang 90s Gamer. Change at this title. Usapang pera, ang lihim ng 500 peso bill. Reaction and comment. Yun daw ang gawin nating title. Alright. Salvador Dimabogte. Nga naman mga bulag sa katotohanan, idilat nyo na yung inyong mga mata. Kung ito man ay nakakakita, hindi yung puro paninira na lang. Haha, pa-shoutout na lang idol sa next video. Ayan, shoutout sa iyo Salvador Dimabogte. Ayan, Dimabogte. At shoutout din kay Trevor Matthew. Di ko alam yan ah. Maraming salamat sa kaalaman.
Lovely mail. Lovely mail. Shout out. Alisin na yung si Benigno sa 500 peso bill. Hindi naman siya talagang hero. Pati yung airport natin, ako ibalik na lang sa Manila International Airport. At sabi naman ni Jack Agayka, ako din idol, ngayon ko lang din nalaman mga pangyayaring kasinungalingan ng mga dilawan. Kaya tuloy hindi umaangat ang bansa natin. Pa-shoutout pala. Ayan. Shoutout Jack Agayka. At shoutout din kay Lauro Jr. Manalo. Molano. Molano. Yes, Boss Shobaldi. Yan ang original na 500 peso bill. Di lang inilabas kasi nag people power na at pinalitan agad ni Cory ng mukha at kulay ng 500 peso bill. At shoutout din kay Marcon Jake Canonoy. Kung may time machine lang, mag-time travel ako sa time na yan at pigilan ko ang EDSA na yan by warning former President FEM at ibuko ko si Enrile, FDR Cory at Ninoy Aquino kay former President FEM. Kahit labag pa yan sa kautusan ng Diyos na baguhin ang kasaysayan, ay susuwayin ko pa rin ang Panginoong Diyos. Di ko tanggap hanggang ngayon na nangyari ang martial law, kaya kung may chance ako na baguhin ang kasaysayan para lang maisalba ang hinahanap, ay handa ko isacrifice ang buhay ko sa impyerno para lang masave ko ang many billions of future Maharlikans. Actually, napakaganda ng layunin mo, pero mali eh, dahil susuwayin mo ang Panginoong Diyos. At the same time, kung sakasakaling makabalik ka man sa kasaysayan, paano ka makakalapit sa kanya? Diba? At sasabihin mo pa na galing ako sa future, baka ikulong ka agad nun. Sino ba to? Diba? Halimbawa, may tao ngayon, sasabihin niya galing daw siya sa future. Diba? Medyo ang daming skeptic, ang daming hindi naniniwala. Tapos lalapit ka pa sa presidente ng Pilipinas. Napakaano nun. Medyo malabo yun, no? Michael Brian Ramirez, shout out Boss D, silent viewer mo ako. Natutukan ko lahat ng vlog mo simula sa rap vlog mo, Boss. Sa pagmumukbang tungkol sa mga negosyo mo, tungkol sa pamilya mo at batang-bata pa noon yung anak mo. Hanggang sa nagkasakit ka pa. Boss D, sinusuportan kita noon pa kasi hindi ka mayabang. Good luck sa karir mo, Boss D. Ako, maraming salamat sa iyo, Michael Brian Ramirez. Mabuhay ka, utol. Mabuhay ka, kapatid Michael Brian Ramirez. Salamat, ha. Salamat sa panonood mo palagian. Yan. At yun, hanggang sa muli, mga kapatid. Maraming salamat sa inyong patuloy na panonood, sa inyong patuloy na pagsuporta. Sana ay nagugustuhan ninyo itong mga ginagawa nating reaction video. Pwede kayong mag-request ng mga gusto nyong gawa natin ng reaction video. Ilagay nyo na lang din yung link para hindi na tayo mahirapan pa maghanap. Kasi minsan, yung ibinibigay ninyong topic, eh maraming mga content creator ang gumagawa din nun. Para mas maganda ibigay nyo sa akin yung link para kung ano yung mismong video na gusto nyong i-react ko, eh yun mismo yung papanoorin natin. Alright? So maraming salamat sa inyo, mga tol. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.